Alamin pa natin ang mga bagay na nagpapa-super kay Super P kasama si Mobile Journo Super Judy Baiza. Pwede, Judy. Pwede. Pwede, ha? Okay, may training ito, no? Para maging isang professional wrestler. Hindi ba siya natatakot na masugatan, ma-injure o masaktan? Paps, makikipagkwentuhan natin kay Super P. Malinaw naman sa kanya na yung mga ganitong bagay hindi maiiwasan. Sa katunayan, si Super P twice na yang na-injured. Mm-hmm. Nagkaroon siya ng knee injury. Yung recent niya, halos isang taon niyang kinailangan tumigil sa pagre-wrestling. Pero ang sabi nga niya, kapag meron kang openness at saka yung motivation mo to stay dito sa industriya, talagang kakayanin lahat. Dahil kagaya nung nabanggit natin, bata pa lang si Super P, pangarap na niya yan. At saka mm-hmm. si Super P, ang ganda nga nung storya kasi hindi daw talaga siya sporty or athletic. Lumaki siyang, isa daw siya sa mga umiiwas sa intrams, okay, sa any kind of sports. Uh-oh. Kaya nung talagang ibinuhos niya yung puso niya dito sa wrestling, talagang pinanindigan niya. Hindi siya ganun ka-sporty dati. Hindi talaga, sabi niya. Okay, Julie, pero paano ba natin masasabi na ikaw ay pro wrestler na at ano ba yan? May mga kategorya ba yan? Amateur ka muna and then magiging pro wrestler ka. Paano ba ang ano? Meron ano silang stages. Merong formal training paps yung mga professional wrestler natin. Kung gusto mo mag-qualify, kung gusto mo mag-qualify. Yes, training, lahat sila nag-undergo sa training. Okay. At until you're ready, hindi rin basta-basta paps kasi yung edad, 18 pataas lang yung pinapayagan, hindi katulad ng mga ibang sport na as young as 7 years old nakakasabak na sa training. So, iyon yung mga paghahanda na kinakailangan gawin nila Super P. Speaking of paghahanda, ano ba ang mga preparasyon no sa kanyang ginagawa bilang pro wrestler? Physically, syempre, yung training hindi nawawala yan. Okay. Ang sabi nga niya, actually, na-injured siya nung time na nagkaroon ng pandemic kasi medyo nawala ng movement. Tapos, nung bumalik sa training, sumabak ulit. Noon, nagkaroon ng knee injury na kinailangan ng surgery. So, ngayon, continuous yung training ni Super P. Iyan din yung reason kung bakit napili niyang maging freelancer na lang. Mm-hmm. Para mas marami ding time kasi yung pagiging professional wrestler, kinakailangan mong mag-invest ng oras sa pagsasanay, sa pag-ensayo, and may mga other engagements din na sina Super P bilang mga professional wrestler. Oo. And may advocacy pa siya, no? Talagang yung kalakasan ng kababaihan ang kanyang ine-emphasize. Maraming salamat, Mobile Journo, Julie. Super Julie ba? Super Julie Baiza. Pwede.